Padang Lanang Buhay. Nandito na naman po ang maglolang guwapo at magaganda. Ines. Yeah. Hindi na nagsalita si DJ din. Oh, invite muna natin sila, please watch, like, comment down below, and share, and subscribe, and click the button bell para laging natitikisang video. Email! Yeah. Bago tayo magbasa, atin muna ang awitan ng ating Diyos. Amen. Sige na. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isira. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko, ako ay ako'y isira. Pagkat tayo ay mayroong daman, sino may pag-ibig, sino may nagmamahal, kundi ang taong sa Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kundi kung mabigyan halaga ang buhay kong handog. Hindi ako nagmamahal. Sino ako? Ulitin natin. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko, ako ay isilang. Pagkat tayo ay mayroong daman, sino may pag-ibig, sino magmamahal, hindi ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kundi kung mabigyan halaga na daw. Tapos na. Amen. Isa na ni ate. Janelle ang unang pagbasa. Kaya tahimik muna, tahimik. Hindi ako, hindi ko kaya yan. Pagkatapos mabasa. Mamaya, basa muna si ate. Halika dito, Deden. Hello, Deden. Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Daniel. Dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't nagdalag e naglagta kayo ng kautusan na
sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leyon ang sinumang lumabas nito. Sumagot ang hari, ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusan nilagdaan ko. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga biyag mula sa Buda ay lumalabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung kung manalangin araw-araw nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na hindi maaaring baguhin ang alin mga kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagis si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Ngunit sinabi niya dito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Pinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, magdamag siyang hindi makatulog, hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leyon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako pagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Nang siya maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leyon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leyon. Pagdating sa palasyo, sinulat ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat,
Sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawalasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagdiligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. At si Daniel ay nanagana sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit, ang pagbasa mula sa aklat ni Daniel. Purihin ninyo ang Panginoon, matinding lamig at nakakapasong init. Awitad siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at yelong na lalaglag. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga gabi at mga araw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Amen. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa inyo, Panginoon. Galing ah. Lucas, Gabanata 21, talata 20-28. Kinig ka, ha? Kung makita ninyong nakubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin ninyong sumapit na ang kanyang pagkawasak. Kaya tumakas pabundok ang mga nasa Judea, umalis ang mga nasa lungsod, at huwag nang bumalik doon ang mga nasa bukid. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti sa kanya para matupad ang lahat ng nasa kasulatan. Sa wimpalad ang mga nagdadalang tao o mga inang nagpapasuso sa mga anak sa mga araw na iyon. Sapagkat matindi ang sasapit na kapahamakan sa lupain at ang galit sa bayang ito. Mamamatay sila sa tabak, dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at yuyurakan ng mga bansang pagano ang Jerusalem hanggang mabuo ang panahon ng mga bansa.
magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan at mga bituin. Sa lupay, mangangamba ang mga bansa dahil sa ubong at alon ng dagat. At wala silang magagawa. Hihimatayin ang mga tao dahil sa takot at pagkabahala sa mga sasapitin ng sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga puwersa ng sanlibutan. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa ulap na may kapangyarihan at ganap na luwalhati. Kung magsimula ng maganap ang mga ito, tumindig kayo at tumunghay dahil palapit na ang inyong katubusan. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Amen. Naku po tayo sa paliwanag. Sapagkat matindi ang sasapit na kapahamakan sa lupain. Basahin natin sa 23. Sa wimpalad ang mga nagdadalang tao o mga inang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Sapagkat matindi ang sasapit na kapahamakan sa lupain at ang galit sa bayang ito. Mas malinaw na ibinabalita ni Lucas kaysa kina Mateo at Marcos ang pagkawasak ng bansang Hudyo. Hanggang mabuo ang mga panahon ng mga bansa. Mamamatay sila sa tabak, dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at iyurakan ng mga bansang pagano ang Jerusalem hanggang mabuo ang panahon ng mga bansa. Hinahati ni Lucas sa dalawang panahon ang kasaysayan. Ang isa'y para sa matandang tipan at siyaring panahon ng Israel. Pero pagkarating ni Jesus, nagsisimula naman ang mga panahon ng mga bansa. Pinapasinayaan ng pagkawasak ng bansang Hudyo at ng pagkakawatak-watak ng mga tagaroon ang isa pang yugtong ito. Sa panahong ito, magiging kasaysayan ng pag-iibang helyo at pagtuturo ng iglesia sa mga bansa ang banal na kasaysayan. Matatawag nating panahon ng bagong tipan ang panahong ito na nagwawakas sa malubhang krisis at magsasara sa kabuuhan ng kasaysayan ng tao. Amen. Oh, meron kayong ano, share. Yes, sige, share natin. Ikaw, DJ, meron? Oh, share na agad kung meron. Meron. Ikaw, T. Ito na muna. Ang yung ano po, tinawag po ng hari po si Daniel kung ano po,
ligtas po ba siya? Dahil nga po na hinagis po siya dun sa may, ano, sa kulungan ng leon. Yung tinanong niya po na sapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Tapos sumagot po si Daniel na mabuhay ang kanyang kamahalan. Ang mapapaliwanag po po doon na ayun nga po, niligtas po siya ng Diyos. Dahil po sa maano niya pong pananalangin araw-araw, palagi po siyang nagdadasal para po sa ating Diyos at nagpupuri. Kaya nga po, kailangan po nating, para sa akin po, kailangan din po nating maging ganun po katulad po ng kay Daniel at tularan po natin lahat ng mga ginagawa niya. Kasi napakabuti po talaga ng ginawa niya para sa ating Diyos. Kung tayong naging ganun, siguradong hindi rin tayo pababayaan ng ating Diyos. Amen. Ano yung hindi? Hindi. Meron pa po. Yung ano nga po. Yung... Huwag mo lang pakialaman. Ikaw, magpaharap ka sa ano. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango siya. Eh, bakit ko ba binasok? Sinabi ko na nga. Dito na nga. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leyon ay ipinahagis doon ng hari pati ang kanilang sambahayan. Ang nauunawan ko po doon yung pag tayo ay gumawa ng kasalanan ng katulad po noon, tayo po yung nagpahamak sa kapwa natin, paparusahan po tayo ng Diyos. Yung sinabi nga po na hindi pa po sila sumasayad, nilapa agad sila ng mga leon dahil po sa kanilang pagkakasala. Eh si Daniel po, hindi naman po siya nagkasala. At alam po ng Diyos na wala siyang ginawang mali kahit kailan. Kaya iniligtas niya po siya sa leon. Kaya po, kailangan talaga nating maging mabuti sa ating Diyos para gawin rin po nila yung gano'n. Yung may pahamak na parating sa buhay mo, pero hindi mo alam na ililigtas ka niya. At matutuwa talaga tayo kung ganun ang mangyayari sa atin. Dahil napakasarap po talaga ng mabuhay na iniligtas ka po ng Diyos sa mga kapahamakan at sa mga hindi po talagang magagandang pangyayari sa ating pamumuhay. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos araw-araw at magdasal po tayo para sa Kanya. Para po ay manatili po tayong hindi po tayo... Tama. Manatili tayong ligtas. At hindi po tayong mag-isip na tayo ay baka mapahamak sa lahat po ng oras na ating ano. Huwag po tayong mga ngamba. Amen. Dasal lang po tayo para sa Kanya. Balisa. Huwag kang matatakot at malulungkot. Amen. Ikaw, tapos na? Opo. Ikaw, DJ, anong share mo? Ilang ano ka nang hindi ka nagsishare, ha? Dali, share mo na agad para matapos. Ay, siya, napatagal mo eh. Napahaba mo oras. O kaya nga, kuha ka lang dyan. Kuha ka lang dyan ng isa. Hindi lahatin. Pero. Kahit isang words lang dyan. Isang ano? Isang salita lang. Oh. Ano bang makukuha mo dyan isang salita? Tapos iugnay mo sa sarili mo. Pero. Eh kaya nga. Isang salita nga lang.
Ang makukuha ko ba dito ay purihin ninyo ang Panginoon. Hinta na yun. Oo. Ang... Sa dami-dami. Kaya nga, ikaw nga, tatanong ko, pinupuri mo ba ang ating Diyos? Ha? Ang ating Panginoon, pinupuri mo ba? Ha? Oh, hindi ka makasagot. Ayaw mo kasi magsalita eh. Jojo! Sige na. Okay. Si DJ talaga, Ewan. O, dalian mo na nga. Huwag mong patagalin. Kasi naiinip yung nanonood, oh. Sige ba? Ayaw mo nanonood, naiinip. Ano ba yan, batang yan? Ano ko po dito ay purihin po natin ang Panginoon sa mga sa lahat po ng mga oras sa parang yung ano iugnay mga sa sarili mo hindi yung hindi yung ibang tao ang iano mo kundi yung sarili mo purihin mo ang Panginoon ano ikaw pinupuri mo ba ang Panginoon kanina ko pa tinatanong ha pinupuri mo ba ang Panginoon siya ba'y pinapapurihan mo? Yung bang ginagawa mo ay kapuri-puri? Yun ang tanong. Di ba? Sabi mo, purihin natin ang Panginoon. Huwag mong idamay yung iba. Ikaw, sarili mo nga. Yung sarili mo. Ito, naturuan ka na nga eh. Ma. Yun nga, dapat. Dapat ganito. Di ba? Yan mo yung sarili mo. Hindi kasi kapuri-puri yung ginagawa nito eh. Kaya hindi niya mabanggit-banggit. Tapos, oh, ako na magsishare, ayaw man mag-ano. Ayun ako, DJ. Iwan ko sa'yo. Okay. May panahon pa naman, di ba, DJ? May panahon pa ng pagbabago. Di ba yung kinanta natin? Ngayon na aking kapatid. Ang panahon ng pagbabago. Diba? Kamunduhay, takwil mo na. Ilasip mo sa may kapal. Ating kinakanta. Tapos, ang ako, kukuha ako dito sa ano, saan ba yun? Nawala tuloy. Magkakaroon ng matanda ang araw at buwan. Sa lupa'y mga ngamba ang mga bansa dahil sa ubong at alon. Ah, ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan at mga bituin. Sa lupa'y mga ngamba ang mga bansa dahil sa ubong at alon ng dagat. At wala silang magagawa. Ako, kukuha ako dito sa alon ng mga dagat. Yan. Bakit yan ang aking kinuha? Di ko rin alam kung bakit. Ano ba yan, Mas? Di, kaya ko yan ang kinuha dahil takot kasi ako sa alon ng dagat. Dahil pag sumakay ako ng barko, na nalulula ako, nasusuka. Yun. Ay, wala po talaga akong magawa. Hindi ako makatayo. Kasi pag tumayo ako, talagang nalulula ako. At yun, nasusuka ako na hindi ko maintindihan sarili ko. Noon, nung ano, nung lumuwas ako papunta dito Maynila, talagang para na akong hihimatayin sa takot. Yun nga ang sabi dito, oh. Hihimatayin ang mga tao dahil sa takot. Kaya yun ang kinuha ko. Kasi ang pagsishare kasi, kailangan iugnay natin yung isang salita, iugnay natin sa ating sarili. Hindi sa ibang tao natin iugnay, kundi sa ating sarili. Kuminsan na sa pag-share ko, minsan may nadadamay na tao dahil karamay siya doon sa ano sa buhay ko. Yun, di ba? Ambo kasi. Kaya doon. Talaga noon, talaga pag sumasakay akong barko, kaya takot na takot ko. Mula nung dumating akong Maynila, isang bisis lang po ako naka-uwi.
ang tagal. Kaya gusto ko nga makauwi ulit. Doon sa Mindanao. Nung pumunta ako Maynila, ano pa lang ako noon, dalaga pa lang, mga teenager pa lang ako. Ayun talaga, di ako makatayo, di ako makakain. Talagang bumabaliktad ang sikmura ko sa takot ng lakas ng alon, hampas ng alon sa barko. Tapos nung umuwi din kami ng Samar, ganun din ang nangyari. Nung umuwi kami ng Samar noon, kasi taga Samar si Papsi, inuwi kami dun sa Samar, ganun din ang nangyari. Hilo-hilo din ako, nasusuka. Yun talaga, nakakatakot. Siguro dahil nga hindi ako sanay. O yun din talaga yung sinasabi nila na dagaton ang tawag sa amin sa probinsya. Kaya ilan po, talagang hihimatayin ang mga tao dahil sa takot sa pagkabahala sa mga sasapitin ng sanlibutan. Parang ganun din yun. Pag sumakay ako noon ng barko, parang ang isip ko rin na ayun, malulubog ba ito o ano? Basta ganun nga. Ang ng sikmura ko. Kaya yun, doon ako kukuha ng sharing. O, diba? May connect, diba? Naka-connect doon sa buhay ko. Diba? No. Ganun lang kasimple, diba? Kaya nga sabi ko nga, hindi mahirap mag-share. I-connect mo lang doon yung isang salita sa buhay mo. Mamili ka doon sa mga binasa mo kung saan doon na isang salita na kukunikta sa iyong buhay. Ganyan lang po. Hindi ka pala makakasakay ng masin. Dati kasi, ang mga barko dati ay maliit lang. Pero maganda na ang barko, nung pag-uwi ko ng Mindanao nung nakaraan, maganda na. Hindi siya gaanong ganon, hindi siya maalon. Maganda na yung barko. At malaki na. Hindi katulad nung 1980s na ang liit pa ng barko at mga luma yata. Kasi 1990s ka umuwi. Mga 2010 umuwi ako. Maliit ka pa noon. Anak na. Umuwi ako doon sa Mindanao. Yun. Hindi na ako nakaranas ng suka-suka. Pag-uwi pala namin, papunta doon sa Mindanao, naka-eroplano kami. Pagbalik, nakabarko. Yun, hindi na siya malula. At mabilis na, madali nang makarating. Hindi katulad dati na ilang araw, naabot yata ng isang linggo sa biyahe ng barko. Kaya napakahirap. Ay, naman sa pagkain. Ay, di pagkain. At ngayon, masaya na rin pag kayo nagbarko. Masaya na rin. Pwede ka na mamasyal. Hindi mo maramdaman na yung ano. Kasi, yun, ako lumalabas-labas na ako noon. At nanonood na ako sa mga view. Ang ganda. Nawa makauwi tayo ng Mindanao. Ito na po ang aming sasabihin. God bless us all. Little. God bless. Okay. Ano yung muna?